Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na mga pakaramdam nyo, mga sensations sa katawan, mga kaguluhan ng isip, no? Kamusta na yung mga pakaramdam nyo ngayon? Umu-okay na ba kayo? Or ganun pa rin na walang pagbabago, no? Kahit marami na kayong natutunan, marami na kayong napapanood, na re-realize sa sarili nyo, napapaaha na kayo, pero ganun pa rin talaga, no? May mga bagay talaga na kailangan natin baguhin, no? Actually, minsan hindi natin napapansin, no? Gaya nitong tatopic natin ngayon, no? About sa puyat, no? Diba? Sabi ko nga sa inyo, parang ginagawa na kasi ng iba to na bisyo, eh. Or routine na nila, no? Matutulog ng anong oras. Although, sa iba na talaga malalakas pa yung no, mga atake sa kanila, no? Halos hindi sila pinapatulog, no? Ayon kay Claire Wicks kasi, ano yan, binibigyan talaga yan ng gamot yung mga tao na yan. No? Mga talaga hindi nakakatulog, gaya ko dati, di ba? Kaya hindi naman ako nag-ano ng pampatulog, uminom ng mga ganun. No? Talagang, ano ko siya, parang naranasan ko talaga yung hirap na yun na kahit gustong-gusto mo na matulog, hindi ka talaga makatulog dahil nga sobrang dami mong iniisip, tapos ang sakit pa ng katawan mo, no? Tapos ang dami pa nararamdaman. So yun ang itatopic natin ngayon, no? Marami kasi akong nakababasa eh. Tsaka marami akong mga nakakausap, no? Na ayun ang mga concern nila about sa puyat, no? So yun. Bigyan natin ng kaunting paliwanag. So yun. Intro. So yun na nga no, mga pre, no? Alam naman natin yung pagpupuyat is may talagang, yung labis na pagpupuyat is may pangit talaga na epekto sa atin yan, no? Alam naman natin yun, di ba? Pagpuyat tayo, talagang ibang pakaramdam natin kinabukasan, di ba? Lalo na sa mga konti lang ang tulog. Merong mga tao talaga na sanay magpuyat, no? Sanay sila na ano, pero hindi naman sila nagka-anxiety, di ba? Okay lang, parang kayang-kaya nilang dalhin yung gano'n, no? Pero sa atin kasi, may breakdown na eh. Kumbaga, bumagsak na. Yung kumbaga, sumagad na sa atin, no? Kaya nagkaroon na tayo ng disorder, no? Although, hindi ko naman sinasabing lahat tayo nagpupuyat. Dahil sa puyat, nagkaroon tayo ng hindi ganun. Marami yan, maraming mga factor, maraming iba't ibang klase. Mga trauma, labis na stress, mga marami pa, di ba? So, mga vlog ko dyan na, may marami na akong vlog dyan kung paano nangyari sa'yo yung ganyan, di ba? Kung napanood niyo 'yon. Siyempre kayo na lang din makakaalam kung ano yung pinagmulan niyan, 'di ba? Maring mga nakaraan niyo, no? Mga breakup, mga kung ano-ano mga nangyari sa inyo noon na hindi niyo na malaya na nagdulot pala 'yon ng stress sa inyo. Tapos naging behavior na napaulit-ulit na hindi niyo na mamalayan. Tapos ngayon na lang siya pumutok na parang ngayon ka na naghahanap ng sagot dun sa mga nangyari sa iyo noon na dati hindi mo naman pinapansin, 'di ba? Minsan pag ano, nagpupuyat ka, lalo na sa mga maling tao, di ba? Parang nagsayang ka lang ng panahon para dun sa maling tao, di ba? Maraming ganyan na issue. No? Yung akala nila, yung pinagpupuyatan nila is yun na talaga ang kanilang nga. Tapos yun pala, wala lang. So yung puyat, isa yan sa, ano, isa yan sa pinaka nagpapa-anxious. Ang dami lang ako. Isa yan sa pinaka nagpapa-anxious sa'yo, no? Lalo na pag kinabukasan. Ibang-iba talaga yung pakaramdam mo, no? Na parang, ba't ganito, ganyan? Dati hindi mo naman pinapansin, di ba? Pero dahil nga, nagkaroon ka na niya, no? Siyempre, may mga alam ka na siguro na alam mo nang bawal talaga yan sa may mga anxiety, ang pagpupuyat, no? Although, ako naman din, minsan, talagang di pa din nadalaw ng antok. Minsan, alauna na, di pa rin ako naantok. Pero, alam ko sa sarili ko na, mag-iiba yung pakaramdam mo kinabukasan. Pero kung ikaw, ay pa naiintindihan kung ano nangyari. Dahil nga sa kulang pa yung ating kaalaman, no? Bakit nangyari sa'yo daw? Tapos, ibang-iba talaga yung pakaramdam mo ngayong araw, no? Kasi, hindi mo napansin na napuyat ka pala kagabi, di ba? Alam mo nyo naman yan, eh. Mararamdaman nyo naman yan kung talagang kulang kayo sa tulog, eh, no? So, mamaya, ibibigyan natin kung ano yung mga epekto nung labis na puyat, no? So, simulan natin dun sa anxiety, no? Alam naman natin na anxiety is apektado yung thoughts, feeling, tapos yung mga emotion, behavior, di ba? Alam naman natin yan na apektado yan. So,
nagtitrigger siya sa puyat mo. Dahil nga puyat ka, yung mga lumalabas sa katawan mo ng kakaiba, is naikukonek mo siya dun sa anxiety mo. Nag-ano siya eh, parang manifest, no? Lumalabas talaga siya na pag ganito yung pakaramdam mo, ibang-iba talaga, parang ka nalulumulutang, di ba? Yung pala, puyat ka lang, kapupuyat mo. No? Actually, hindi naman sa ano yan eh. Hindi naman sa isang gabi lang eh. Isang patuloy yan eh. Parang continuous mong ginagawa yung ganung bagay, no? Na araw-araw kang ipupuyat, tapos tutulog ka sa ganito, tapos sa hapon, o sa gabi, hindi ka na naman talaga makatulog, pinipilit mo matulog, hindi ka makatulog, no? Kay Clermix kasi, minibigyan talaga ng gamot yan, yung mga ganyan. Lalo na yung sa magulo talaga yung isip. Gaya ko noon, no, yung kwento ko sa inyo, mga luma kong vlog, no? Talagang tulala lang ako ng ganyan. Sa kisami namin, hindi ko alam kung anong dapat isipin kasi ang gulo na eh, parang alam niyo, parang sasabog yung utak ko na sunod-sunod yung lumalabas sa isip ko. Na hindi ko naman dating iniisip yun, hindi naman dating nangyayari sa akin yung ganung bagay, no? Mas bigla na lang naging ganun, no? Palibasa siguro, dahil nga siguro sa ano ko, stress na talaga ako kasi nagka-COVID ako noon. Ang alam ko, matutuluyan ako ng mga time na yun eh. Parang malapit na kasi nababalita ako sa TV na maraming nang namatay, maraming gano'n. Huwag sana kayo matrigger doon. No? Pero iba yung case ko, no? Dahil kasi nagka-COVID ako, so yung mga nababalitaan ko is doon ako na ano, natatakot, no? Tapos lumalabas na yung mga iba't ibang ano, simptomas sa katawan ko, no? Kung kayo man na ganyan lang, no? Ganyan pa lang yun, ay, ganyan yung nararamdaman nyo ngayon is kumbaga sa akin kasi iba eh. Parang nasa ano na ako eh, nasa point na ako na baka ganito, baka ganyan, baka pag natulog ako, pag nakatulog ako, hindi na ako magising, yung mga ganun ba. Nasa isip ko na yun kasi nga meron akong COVID noon. Tapos baka yun nga, 'di ba? Nakakatakot. Yun talagang sobrang nag-ano sa akin, nagpalabas talaga lahat ng mga pakiramdam ko na kakaiba based sa aking experience, no? So, alam naman natin yung tulog is napakahalaga niyan, kapatid. Kasi diyan nag-charge talaga yung katawan natin. Kung ano yung ginawa natin maghapon, kung ano yung pinaglibangan natin maghapon sa trabaho, sa ano. Tapos yung pinakapahinga natin is yung tulog, no? Pero ang problema nga lang, dahil nga meron tayong anxiety disorder, naapektuhan yung pag-iisip natin, no? Tsaka sa katawan natin, mga pakiramdam natin na sa gabi natin sila nararamdaman halos, no? Kasi nga, meron paliwanag diyan na about sa guard. Alam niyo yung guard, yung para tayong naka wala tayong cover, wala tayong pang guard, ano ba tawag doon? Pang sangga doon sa nangyayaring ano natin, nangyayari sa katawan natin. No? Parang naka-open lang, no, yung katawan natin na anytime pwedeng may lumabas, anytime pwedeng may mangyari sa katawan natin at sa pag-iisip natin, no. Actually sa gabi nangyayari yan. Kung sa araw man, more on physical, no. Kasi mismong sitwasyon tayo eh. Pero pag sa gabi kasi, talagang ano tayo dyan, wala tayong ano, yun lang talagang iisipin natin. Iisipin ang iisipin natin yun. Tumutulo, ano, tapos dumadagdag pa yung anxiety na, yung mga takot natin, no? Yan. Kaya lumalabas yung mga iba't ibang klase ng pag-iisip na pangit. Dahil nga, may takot, no? So, pag may takot ka, yung fear response, yung fight flight freeze natin, no? Mag-activate yan, no? Ang isip natin is papaanuin yan, papaganahin niya yan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi alam ng anxiety, hindi alam ng nervous system natin kung ano yung totoo sa hindi. Meron mga time na pag nakahiga ka na, no, tapos madilim, tapos may maaninag ka na something na kala mo multo, yung mga ganyang bagay, no? Minsan nagdadala sa'yo sa ano yan eh. Takot, no? Na bumubuo ka na ng mga kung ano-ano sa isip mo na baka multo talaga yan, di ba? Pero sa may mga anxiety, hindi ako ko kung nadadala pa kayo sa ganun, no? Kasi mas unahin mo pa ba yung multo na yan kaysa din sa mga nararamdaman mo, di ba? So, alam na natin multo eh. Hindi naman pwedeng sabihin na totoo o hindi, di ba? Nasa ano naman yan eh. So, tsaka kung matatakot ka eh, di, sa dami mo naman ang kinakatakutan sa katawan mo, multo pa ba? Di ba? Ano sila dyan, multo lang. So, yan. Sabi ko nga noon paano, bago ka magdaing o magreklamo sa mga nararamdaman mo ngayon, tanongin mo muna yung sarili mo, di ba? Baka naman puyat ka kagabi, talagang nagpaikot-ikot sa higaan, tapos kinabukasan, may mararamdaman ka mga kakaiba, no? Meron kasing iba na talagang
nagiging habit na nila yung pagpupuyat, no? Yung kaka-cellphone, di ba? Ako din naman minsan eh. Talaga, pag di ako makatulog, pag si cellphone ako. Pag si cellphone, tas aantokin. Tas may mapapanood na naman ako ng bago. Papanoorin ko. Tas mamaya mawala yung antok ko. Tas mapansin mo yung oras. Anong oras na? Di ba? Mga alas dos na. Di ba? Tao lang. Pero, yun nga. Dahil nga may anxiety tayo, no? Kailangan natin talaga ng pahinga. Kailangan natin paanoin yung katawan natin, no? Pababain yung pagalingin natin, no? Sa paraan na yun na kailangan niya kasi mag-rest yung katawan natin, no? Sa pamagitan ng pagtulog, no? Kasi nga, puyat kasi, hindi naman natin masabi kung anong oras na talaga dapat matulog, no? Kasi nga, yung isip nga natin is tuloy-tuloy, no? Lalo na sa may mga malalakas pa na anxiety, lalo dun din sa may mga pangit na pakaramdam talaga, no? Na inaatake sila sa gabi, minsan sa tiyan. Minsan yung tiyan nila, pabalik-balik sila sa CR, no? Alam nyo ba ako noon, yun ay kwento ko na to, yung nakakahiya akong kwento, no? Ayoko nang tumayo kasi madaling araw, di ba? Ayoko nang tumayo para umihi. Ang ginagawa ko is, umihi na lang ako sa bote. Tumatagilid na lang ako ganyan. Tapos, kasi pag tatayo ako, mahihilo ako eh. Yung mga time na yun, nahihilo ako. Tsaka syempre, anong oras na rin, parang bagsak na rin yung mata ko na hindi ako makatulog. Piliting ko mang matulog, hindi talaga kaya. Kaya ginagawa ko para hindi na ako tumayo, is umihi na lang ako sa bote. Eh. Makakahiyaman yung kwento, pero totoo yun. Nangyari talaga sa akin yun. Na hindi naman sa tinatamad na tumayo or talagang feeling ko talagang matutumba ako or iba rin yung takbo ng utak ko noon mga time na yun. Parang gusto ko na lang mahiga, magpahinga, ganyan. Ganyan ako noon. Bago ka magdumaing ng mga pakiramdam na ganyan, mga pangit na anong-anong nangyayari sa katawan, mas tanong mo muna yung sarili mo, no? Baka naman talagang nagpupuyat ka. Or talagang pinagpupuyatan mo siya. Tapos wala rin yung nangyayari sa'yo, no? Tapos may mga mararamdaman ka kinabukasan na hindi mo maintindihan. Tapos maghahanap ka na naman ng sagot. Tapos mag-google ka na naman kung anong nangyayari sa'yo. No, siyempre, kailangan muna natin baguhin yun. Yung pagpupuyat na yun, tanggalin muna natin yun. Matulog ka ng mga alas 9, alas 10. Tapos iwan mo muna lahat. Magpahinga ka. Ano mo yung katawa mo, no? Pabawiin mo naman, no? Kasi nga, talagang iniisip mo na, hindi pa ako makatulog yan kasi gano'n ako kanina. Natulog ako nung ano. Siyempre, ang kailangan mo, mas maaga, di ba? Mga alas 8, may ga ka na. Tapos iwas ka muna sa mga ano, mga tunog, mga ano. Pahingay mo muna yung sarili mo. Meron nga ako dyan vlog eh, about sa tamang pagtulog, no? Siyempre, laban mo muna yung higaan mo. Laban mo yung higaan mo, yung punda mo. Tapos medyo malamig. Tapos mabango. Nakakasarap matulog yan. Tapos may aircon kayo, di ba? Aircon or electric pan. Di ba? Tapos may katabi ka pa. Ang sarap nun. Yung mga ganong bagay ba na magpapasarap ng tulog mo. Kailangan natin yun. Baka naman natulog ka sa baho na ng mga kumot punta mo. Tapos yung cover pa ng ano mo, no? Sarap kaya matulog pag malinis, maayos, mabango yung tutulugan natin, no? Nakasarap matulog yan. Pero yung mga vlog-vlog ko yun, no? Na kailangan nyo, no? Makakatulong yung kapatid. Hindi man sa ano, parang binibiro-biro ko lang, parang pabiro ko lang sinasabi. Pero totoo yun kapatid, nakasarap ng tulog yung mga bagay-bagay na dati hindi mo naman pinapansin yun, eh. Na basta matulog ka lang, kala mo makakatulog ka agad. Siyempre, kailangan mo rin yun, no? Meron pa nga minsan, mag-sounds ka, di ba? Mag-sounds ka ng mga magagandang tugtog. Eh sa ngayon kasi, yung ibang mga nakakausap ko is ginagawa rin yung pampatulog itong boses ko, no? Itong mga video na ganito, no? Pwede naman, pero yun nga, dapat isa sa buhay natin, no? Lahat ng mga sinasabi, dahil yung mga naranasan mo ngayon is galing na ako dyan, kapatid, no? Yung mga hirap na yan na pinagdadaanan mo, mga magulong isip, no? Dati na akong ano diyan. Kumbaga na immune na lang ako na ko na lang 'yan. Parang nawala na lang siya, nalampasan ko 'yung mga ganyang bagay, no? No, kahit isipin ko man na bumalik ka sana, hindi naman siya buong kabalik eh. Hindi na siya 'yung ganun dati na kahit gustuhin ko na sana gumulo 'yung isip ko ngayon, parang ganun, hindi, wala na eh. Kahit pilitin ko siyang bumalik, wala na siya kasi nga natuto na yung utak ko, natuto na yung isip ko na wala lang yun, no?
part lang yung anxiety ko. So wala akong, hindi ko na siya hinahanap, hindi ko na siya iniintindi, no? Wala na. Kung kayo man ngayon, no? Dahil nga syempre bago-bago pa lang sa mga baguhan pa lang na nakakaranas ng anxiety, no? Syempre, kailangan nyo na talaga ng kaalaman, no? Ano nangyayari sa inyo. No, sa akin kasi marami akong napapanood sa mga TikTok, sa YouTube, sa Facebook na marami silang mga sinasabi, no? Maraming mga makakatulong, no? Although, yun naman, alam ko makakatulong kung mauunawaan nyo lang, no? Kung alam nyo yung kung ano yung ibig nilang sabihin. Kasi sa atin kasi, mga may anxiety, tayo-tayo lang naman talaga, no? Tayo-tayo lang mga nakakaintindi sa mga kapwa natin, no? Na kahit ipaliwanag natin sa ibang tao to, hindi nila maintindihan yan. Hindi nila kayang maunawaan kasi nga, hindi nila naranasan. Yun eh. Meron nga mga psychologists, hindi naman nila naranasan yung ganun eh. Inaral lang talaga nila, no? Pero yung talaga nakaranas, yan. Yun ang ano, the best talaga na kausapin yung mga nakaranas. Tsaka ano, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo naman akong kausapin. Marami akong nakakausap, plus isang araw, tsaka kagahapon. Matagal namin nag-uusap, no? Kwento-kwento. Share-share ng mga bagay-bagay, no? May mga natututunan naman sila sa akin, no? Basta ano lang, basta may free time lang tayo, no? Basta i-chat nyo lang ako dun sa Anxious X, no? Kung ganang kausap or malinawan kayo dun sa mga bagay-bagay. Although, minsan, yung mga bagay, mga nararamdaman nyo is, hindi ko naman naranasan yan halos, eh. Dumaan lang siya sa akin, pero hindi ko siya, hindi siya nagpahirap sa akin, no? Gaya nung sa chan, no? Although yung GERD ko kasi, kapatid, no? Hindi naman siya actually GERD talaga na matagal eh. Parang weeks lang sa akin talagang hirap talaga ako nun. Yung hinga ko hanggang dito na lang. Parang ayaw lumabas nung hangin, tapos parang bloated ako. Pero eh, ano lang. Hindi naman siya nagtagal sa akin, no? Kung kayo man nakakaranas ng ganun, is may gamot dyan, kapatid, no? Na galing sa doktor. Huwag yung bigay-bigay lang ng ganito sa mga herbal-herbal, no? Herbal-herbal, no? Mga daw. Pre, kailangan pa rin natin yun. This pa, ano yun natin, no? Gawa ng mga tama. Mga bawal. Basta bawal. Bawal talaga muna, no? Kung talagang kaya mo, eh, okay lang naman yun. Basta kaya mo. Pero kung hindi, di, hindi. Kung lalo ka na-ansyo sa ganung bagay, di, iwas mo muna yun. So yun, ang haba na, wala pa tayo dito sa epekto. So dito na tayo sa epekto, no? Ano bang mga epekto ng pagpupuyat sa'yo, no? Lalo na pag umaga, di ba? Pag gising mo, no? Late ka na nagising, mga alas 8 na. No? Ano bang pakaramdam mo, no? Di ba? Parang ang bigat-bigat ng katawa mo, no? So yun yung una natin is mainitin ng ulo, no? Alam nyo naman yan, di ba? Lalo pag nasikatan ka na ng araw, no? Mainit na yung medyo pinapawisan ka na, no? Tapos gusto mo perfect lahat paglabas mo ng kwarto or pagbangon mo. Tapos makita ka ng mga hugasin, tapos walang pagkain, no? Madali ka ano yan, eh. Madaling uminit yung ulo mo, lalo na pag sa trabaho, di ba? Isan sa ano rin yan, sa pagkaka-high blood, taas ng dugo, di ba? Kakapuyat, no? Meron akong isang nakausap na ano, eh, hindi raw siya pinapatulog, 2 linggo yata, 3 linggo, hindi raw siya makatulog ng maayos. Pero nabigyan siya ng gamot ng doktor, psychiatrist, umu-okay daw. Tapos yung parang nag-boost yung ano niya, na parang okay to, ha. Parang bumalik yung dati niyang ano. Kumbaga yung sa 3 linggo na yun, na sobrang dami niya nang iniisip na puro negative lahat, no? Pero nung nabigyan siya ng gamot, is naging okay siya. Ganon din yung kay Clarice, kapatid. Nagbigay din siya ng gamot doon sa mga taong talagang hindi nakakatulog. Kasi napakalaga ng tulog, kapatid, no? Kahit sabihin natin 6 hours, na malaking bagay niyan. Pero yung mga 2 hours, 1 hour ka lang na ano, nakatulog, parang idlip lang halos. Wala, maapektado talaga yung katawa mo dyan sa maghapon, no? Sunod natin is walang focus, no? Wala talagang focus sa mga taong ganyan. Parang iba yung ano nila. Parang wala silang attention sa mga nangyayari sa paligid nila, no? Kausap nila, parang hindi sila interesado, no? Parang ganun. Wala yung attention nila sa mga ganun bagay. Mas focus sila sa mga nararamdaman nila, no? Kaya kahit may kausap sila, hindi sila talaga makausap ng maayos, no? Although, kausap naman, pero yung tipong masinsinan, hindi ganun, eh. Parang ano siya, paligoy-ligoy, mga ganun tawag.
Parang kakaiba yung pakiramdam, no? Nangyayari din sa akin yun, kapatid, no? Pero ginagawa ko kasi is tinutulog ko ulit. Parang binabawi ko, no? Pero paano na lang kung may trabaho ka, di ba? Kung meron kang pinagkakabalahan, yung mga bagay na ginagawa ka sa araw, no? Tapos ganun ng pakaramdam mo, syempre, ibang iba talaga yun, no? So, ano natin is mabagal mag-isip, no? Alam naman natin yan, parang naghahang. Naghang yung pag-iisip mo sa mga bagay-bagay sa paligid mo, sa mga nakikita mo, mga taong nakapaligid sa'yo, no? Parang yung isip mo is delay. Di ba? Nangyari din sa akin yan minsan, no? Pero syempre, alam naman natin, napuyat tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, tanungin nyo muna yung sarili nyo kung yung mga nararamdaman nyo ba is natural lang o talagang may pinanggalingan. Kaya ito, napakalaga nito, malaman natin kung ano ba epekto ng puyat, no? Kasi minsan hindi natin napapansin, di ba? Sabi mo sa sarili mo na, ganito na naman yung pakaramdam mo, bakit na naman pakaramdam ko? Siyempre, yun nga, tanungin mo muna yung sarili mo. Nagpuyat ba ako? Magaga ba ako nakatulog kagabi? Okay ba yung tulog ko? Tuloy-tuloy ba? Di ba? Lalo na pag minsan na nagigising ka talaga ng madaling araw, no? Siyempre, mahirap na makabalik nun, no? So, kung gusto nyo balikan yung kwento ko about sa mga ganyan tulog-tulog, balikan nyo lang dyan sa baba, no? Mga dati kong vlog na nagpahirap sa akin. Mood swing. Alam nyo yung mood swing, di ba? Yung paiba-iba ng mga emosyon, no? Mga mood natin, no? Minsan, mamaya masaya ka, okay ka. Mamaya, lulungkot ka na naman. May inis ka na naman sa ano. Tapos malalayo ka na lang sa mga tao, ano mo. Paiba-iba, no? Pero mayroong pang ibang paliwanag dito, no? Pero dito muna tayo mag-focus sa puyat, no? Pero apektado rin talaga to, no? Ng ating emosyon sa ating mga mood sa araw-araw, no? Dahil nga yan sa puyat, no? Dahil nga sa kulang. Kailangan. Parang kumbaga sa ano, kumbaga sa isang buong tulog, parang sa lutuin, no? Parang half cook ka lang. Hindi kompleto yung tulog mo. Siyempre, paano pag half cook, di ba? Mabawa sa gulay, di ba? Medyo malutong pa. Di ba masyadong luto? Parang ganun tayo, eh. Baka kailangan natin talaga ng 8 hours, 7 to 8 hours na ano, kahit maaari nga 9 eh, para naman makapag-recharge talaga yung katawan natin, makapagpahinga talaga siya ng maayos, no? Pero kung talagang nagiging bisyo mo na, or talagang ginagawa mo ng ano yung cellphone sa gabi, nanonood ka pang Netflix, o ano pang ginagawa mo sa gabi, no? Eh, mahihirapan ka talaga. Pero kung iisipin mo na nagpuyat ka, okay lang nagpuyat ako, pero bukas, hindi naman ako dadaing. Okay lang yun. Yung mga daing mo, yung mga reklamo mo na, bakit ganito na pakiramdam mo. Okay lang yun. Basta, wala kang sisisiin. Ang sisisiin mo, yung sarili mo, na nagbuyat ka. No? Yun, kasi ano dyan, lakas makatrigger niyan, kapatid. No? Lakas magpa-anxious niyan, ganyan pakiramdam. No? Siyempre, may kukonek na naman natin sa anxiety na ganito, ganyan. Kaya dapat natin mabago yun. Pagkabalisa, ito nga, anxious ka. Anxious ka palagi, no? Parang mahina yung katawan, nalalambot, parang tulala. Parang wala kang lakas sa araw na yon dahil yung katawan mo is kulang sa pahinga, no? Ganun din naman pag araw, no? Kaya yung mga nag-ano, tatrabaho sa construction, di ba? Dati ako ganyan din, eh. Construction din ako dati. Kapag tanghalian na, no? Pagtapos kumain ng tanghalian, natutulog talaga ako niyan. Break time ng 12, kakain lang ako kakaunti. Mga 12:15 to 1 matutulog ako niyan kasi pinapahinga ko talaga yung sarili ko, no? Pinapahinga ko yung katawan ko para bakbakan na naman mamaya kasi nga sa construction, di ba? Ganun ang ano diyan, eh. Kailangan natin talagang ipahinga. Kasi inaano rin yan, eh. Kumbaga, kung gusto mo yung pahinga, ipapahinga, no? So, natin si lutang. Dalawang klase kasi, mayroong lutang sa isip, lutang sa katawan, no? Pareho yan. Nagpuyat ka, yung talagang sobra-sobrang pagpupuyat is alam mo na yan. May pakaramdam mo na parang nangyayari sa akin. Parang itong hawakan kong bote o baso. Parang ina-analyze mo pa kung talagang hawak mo talaga yung baso. Mga ganyan mga lutang moment, eh. May kausap ka, hindi ka makapag-focus dun sa kausap mo, no? Mga ganyan bagay, no? Minsan, may sinabi sa'yo, hindi mo maintindihan. Ha? Ha? Mga ganun, di ba? Huh? Tapos, sa katawan mo din, parang nanginginig ka, hindi mo maintindihan. Yan, epekto ng puyat yan, kapatid. Pero yung puyat na to is, yung palagian. Hindi siya yung isang gabi lang, yung puyat ka. Although, meron man lalabas sa inyo sa isang gabi lang.
pero hindi siya ganoon kalakas. Meron itong mga sinasabi ko sa inyo, palagian na, kumbaga, naging behavior na nila, naging tuloy-tuloy na yung ganung pagpupuyat, no? So, yun. Walang nang gana sa mga bagay-bagay, no? Isa pa yan, no? Siyempre, mawawalan ka na ng interest sa mga ano, kasi nga, mas focus ka dito sa nararamdaman mo, eh, sa iniisip mo, no? Sa mga nangyayari sa katawan mo ngayon. Yun. Tapos, kawalan ng gana sa sex, no? Isa pa yan, no? Pero pagdating dyan sa sex, no? Marami akong gustong i-vlog dyan, kaso medyo parang, ano eh, parang medyo malalim na yan, no? Pagdating sa sex. Alam naman na natin kung ano yung mga lumalabas sa katawan natin kapag nagpupuyat, no? So, ang the best dyan is iwasan na natin yung kapatid, no? Hanggat nakakaramdam ka pa ng mga pangit na pakaramdam, mga pangit na naiisip, no? Siyempre, baguhin na muna natin yan, no? Matulog muna kayo ng tama, no? Pabawiin nyo muna yung katawan nyo. Kasi, mahala nyo, yung katawan nyo is nanghihingi lang talaga ng pahinga yan. Sabi niya, huy, pahingay mo naman ako. Patulogin mo naman ako ng sakto sa oras para makabawi ako. Pero ang ginagawa natin is mas focus tayo sa buhay, sa ano, sa pagsiselfon, kung ano nung pinagagawa sa gabi, no? Kailangan mo na ano yun. Sa vlog ko, mga lumang vlog ko, no? Ang ginagawa kasi noon, pagdating ng mga 9, tulog na talaga dapat ako niyan. Nag-good night na ako sa asawa ko. Tulog na ako. Kasi may nabasa ako noon na kailangan talaga natin magpahinga. Kailangan talaga ng i-rest yung katawan natin, no? Para kinabukasan mas okay tayo. Yun lang din siguro nagpaano sa akin, no? Nagbukas ng isip ko na kailangan talaga makabawi. Kasi nga, medyo naabuso na siguro yung katawan ko. Yun ang ano doon, eh. Yun yung key doon, kapatid, no? Dahil naabuso mo na siya, kaya ka umabot sa ganyan, no? Pero kung may mga tanong pa kayo, no? Siyempre, doktor, kung about sa gamot, no? Kailangan doktor talaga magbigay sa inyo yan. Kung talagang di kayo makatulog, no? Tsaka yung pagpupuyat, kayang-kaya nyo namang ano yun yan, eh. Controlling yan, kapatid, eh. Nasa kamay nyo rin yan. Kung talagang gusto nyo matulog, matulog na kayo. Pag nakaramdam kayo antok, matulog na, di ba? So yun lang mga kapatid, no, sana may nuggets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no, about sa pagpupuyat, no. Marami pang pakiramdam ang nilalabas ng puyat, no. Pero syempre, unahin niyo muna yung pag-alis ng pagpupuyat na yan. Tanggalin niyo muna yan. Kumbaga, bumalik muna kayo sa mga normal routine, yung tamang tulog muna, kasi sabi ko sa inyo, napakalaga ng maipagpahinga natin yung katawan natin para makapagpahinga siya. Baka naman nanghihingi lang yan ng tulog sa inyo, ayaw nyo patulogin ng maaga. So yun lang, maraming salamat mga preet. Sana may natutunan kayo, may na-guess kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? So yun lang, maraming salamat. Adios.